Ang grupo ng Green Alert Negros na isang NGO, sinubukang bumili ng Certificate of Stewardship Contract o CSC sa isang residente noong 2007. Mahigit 3 ektarya sa Don Salvador Benedicto ang nabili nila sa halagang 100,000 piso. May nag-offer ng lupa. Sabi natin, bili natin kasi ito yung sa harap ng waterfalls. Tiyak na gagawin tong hotel at saka para sa kanilang pakinabangan ng tunila. So lagyan natin parang maging watchtower yan ng buong area. Nagtayo sila ng bahay kubo sa lote. In fact, last December of 2016, umakyat kami sa bundok at nilagyan namin ng barbed wire. Sabi namin, amin to kasi kung ganito man lang yung pangyayari at walang nagre-regulate na DNR at walang batas, pwede pala tayong umangkin ng lupa. Sa ngayon, isang dekada nang nakatayo ang kanilang kubo sa loteng nabili. Naging libingan na rin ito ng kanilang mga miyembro. Pero ni minsan, walang sumita o nagbanta ng pagpapakulong sa kanila. Kung takipin na nila kami, sasabihin na paano yung mga illegal structures. So, hindi kami nila ni dinakip, pero sa isang banda, hindi nila kami dinakip, ibig sabihin, wala din silang or ngipit para implement ang rules. Sa datos ng DENR, wala pang naparurusahan o napaaalis sa mga nagtayo ng illegal na gusali sa natural park. Last 2016, outright nakita natin na nagbabiolate, nagpapatayo ng mga structure. Nakapag-file po tayo ng 2 case dyan at nag-confiscate ng mga implements, materials na ginagawa sa construction. Sa datos ng PENRO, 8 ang nakasuhan sa pag-uuling at pagtutroso. Samantala, nakabinbin naman ang cease and desist order ng PENRO sa 94 na illegal na gusali. Magkaganon man, mayroon pa rin naman tayong batas na titingin dito sa naging desisyon nila. So pwedeng balikan yon ng higher authority para alamin ano nga ba talaga ang nangyari. At mayroong cross-checking pa rin naman ito para tingnan kung tama ba na ipagpatuloy yung pagkakaroon ng structures doon. Sa naging botohan sa loob ng Protected Area Management Board o PAMB noong 2014, 34 ang tumutol sa pagpapaalis ng mga gusali sa protected area. 11 ang pumabor dito. 1 ang hindi bumoto. Maging ang gobernador ng probinsya, natalo sa botohan. Walang nagawa sa loob ng PAMB. Ibig sabihin, ang boses ng majority po yung pinapakinggan. Si governor nagpadala po ng sulat dun sa Secretary of DENR para po ma-review ba kung tama ba talaga yung ginawang desisyon ng PAMB o hindi. Kabilang sa mga tumutol na ipatigil ang pagtatayo ng gusali sa loob ng park, ang 6 na mayor, sina Mayor Andrew Montelibano ng Murcia, dating Mayor Jose Max Ortiz ng Don Salvador Benedicto, Mayor Gerardo Valmayor Jr. ng San Carlos City, Mayor Araceli Somoza ng Calatrava, dating Mayor Eric Sarata ng Talisay City at dating Mayor Jose Montelibano ng Silay City. Ang bahay bakasyuna ni Mayor Montelibano at ang negosyong pasyala ng dating Mayor Ortiz sa parke na puntahan pa mismo ng aming team. Lahat na nagpatayo doon, it's illegal because there is no permit. Well, theoretically, yes, it is illegal. Yun na nga ang sa amin, hinihingi namin ngayon ano ang dapat na proseso para makapatayo tayo ng legal. Iniakyat ni Governor Alfredo Marañon Jr. ang resulta ng botohan sa opisina ng dating DENR Secretary Ramon Pahe. Ang ginawa ng kalihim,
Ibinalik lang din sa DENR Regional Director ang issue para resolbahin. Sanay Paslo, may kapangyarihan ang DENR Secretary na makialam para maipatupad ang mga probisyon na isinasaad sa batas. Ang kasalukuyang bumubuo ng PAMBI ay nagkaroon ng muling pagsisiyasat sa lahat ng gusali sa parke. So pag sinabi natin na protected area pero diniklir na natin na tourism area, no? Pag tourism area, so anong mga activities na pwede lang natin i-allow? That would really provide amenities para sa ating mga local o mga foreign tourists na pupunta doon. So mayroong allowed, mayroong hindi po pwede. Sa tagal ng panahon na may illegal na mga establishmento sa parke, ngayon palang umaksyon ang PAMBI hinggil sa issue. Pero base sa nabuong plano ng grupo, posibleng hindi na maparusahan ang mga nagtayo ng illegal na gusali kung makakalikasan ito. Na talagang implementation ng batas. May batas tayo, dapat sundin. Pero dahil siguro makapangyarihan din ang nagva-violate, mahirap din i-re-regulate. Kasama sa plano, ang paniningil ng lokal na pamahalaan ng bayad at buwis sa mga makakapasang magtayo ng istruktura.